Bilang sarong ahensya na sadit kan gobyerno samo po ang samong kaipuhan na pirming magampanan iyo po iya na pagprotekta pagpromote kang mga diretsos kan mga tribo ining edipisyo po ining unyan na iyo an IP multipurpose center multipurpose building kan San Ramon at Napulidan saro po ang ehemplo kayan. Paano po ini nangyari? Komo po gabus na ahensya ngon yan sa rarum kan EO70 dapat magkasararo sa mga proyekto para sa tribo. So minawot mi na pinaka maray pareho nga ni po kan sinabi kan sa tong minumuta na congressman dating majority floor leader na yung rason na nakatao kaining dikit na pondo na ini para digdi sa edipisyo sinabi niya na ang trust kan gobyerno niyan magkasararo ang mga aktibidades, ang mga programa, ang mga proyekto kan iba-ibang ahensya. So ang naisip mi po kumo kay bami sa RTF or Regional Task Force to end local communist activities ining Philippine Army, nagulay po kami ni General Trinidad kay base General Bondok kung sain kami po nag-forge kisarong memorandum of partnership MOPA in 2019 at ako po proud na pig si share sa indo na sa entirong Pilipinas pwera po kay itong mga headquarters niya kan RTFL Camp ini po ang sarong pinakainot na proyekto kung sain ini pala dedikado talaga under the joint or partnership kan mga ahensya in this case the LGU the legislative who gave us the fund kami sa executive na Philippine Army and kami sa NCIP na nagtarabangan kami. So it is safe to say po na digdi duwang dakulang community ang masisirbihan directly. Actually itong inisito dito ng NCIP through the 9th Infantry Division headed by Major General Fernando Trinidad, nagkaroon ng memorandum of partnership agreement. So since kami naka-opcon kami sa Joint Task Force Bicolandia, so dinari kami na mag-construct nitong IP multipurpose building. So yung sa pondo, kanina sinabi ng NCFI na ano pa dito kay former Congressman Andaya. So during his term last 2019 nabigyan ng pondo ang NCFI sa pagpagawa ng itong multipurpose building ng IP community. Fixie at kami po'y naugma na makaibanan ka mo. Yan po General Bondok, thank you very much sir. Natabangan mo, natulungan niyo po ako hindi lang sa ganitong bagay po. So, maraming bagay rin po sa pag-uusap po tayo. Maraming salamat po. Kay Director, Director Lee, thank you very much for making this a reality. First time po na-explain sa akin, first time po itong partnership AFP at ang ating pong NCIP. I think mas maganda po itong paraan para mas mapalapit po talaga at maintindihan po ng kalahatan ano po ang talagang tunay na objeto ng ating sandataan. Hindi naman po kumbaga away ang hanap natin kundi po yung kapayapaan at kapagtulong po sa kapwa. So, nagpapasalamat po ako naging pong instrumento ko
ang aming pong at aking asawa na maging primerong ehemplo at tao to. So kami po ay nagmamalaki po na dito. Meron kami ng MOA kung saan ilalagay ang building na ito para sa ating mga kapatid. So at hindi lang yan, ako naman bilang ina ng bayan, bilang pinuno ng bayan ng Lupi, nandito lang ako para sa aking mga nasasakupan. Kung ano man yon na kailangan pa nilang tulong na magagawa ko, nandito lang ako para sa kanila. Nagpapasalamat po talaga akong maray ta dakulang katabangan ang ginibo sa muya ka mga engineer battalion sa building na ini. Akala ko nga ni nangangaturugan lang ako. Ang palan pag mata ko, iyon na palan, totoo na palan. Ang inahagat ko talaga sa NCIP na igwaman ko ta kami magkaarog kay ni, naarog duman sa panganiban. Naiinggit talaga ako, sir, sa panganiban. Taigwaman, igwa duman talaga ng tribo. Kaya lang, habo ko mga makisaro duman, ta gusto ko talaga, igwaman ako igdi. Talagang maugmahon na maray, na halos magkururahaw na talaga ako kasubago nga ni si pagtaram ko. Na gusto kong nagkukurahaw na nga ni ako talaga. Naghibi na pati ako, napaluha pati ako. Bako lang ako napaluha sa mga NCIP, sa mahal na Panginoon Diyos. Lalong-lalo na sa mga engineering battalion. Tasinda talaga. Maski nag-uuran, nahihiling ko si Naigi, dahil hindi pinababayaan. Ang magiginibuninta, uminit, umuram, yaon sinta na hiling ko. Kaya dakulang pasalamat ko talaga sa mga army. So ito pong proyekto na to ay isa pong testamento na pagka po tayo ay sama-sama, kaya po tayo po ay nag-agree, ay marami po tayong maaabot. At ito po ay isang konkretong patunay na hindi lang po sa government service, kundi po kasama po siyempre yung ating IP community, ang ating local government units, magsimula po sa barangay captain, sa barangay chairman, sa ating mga punong bayan, sa ating mga kasama sa lalawigan, makikita nyo po yung pagsasama natin, yung pagtutulungan na naayon po sa ating tinatawag na Executive Order 70 or yung creation po ng ating National Task Force in Ending the Local Communist Armed Conflict. Malaki ito kasi unang-una naipapakita natin sa ating mga kababayan, lalo na yung mga natatawag nating mga nasa laylayan ng ating lipunan, na ito isang ehemplo na pag tayo nagsama-sama at hindi tayo nag-aaway-away, marami tayong maaabot. Hindi lang isang gusali na katulad nito. Siyempre ang ating mga pangkabuhayan. So sana sa ating mga kababayan, nandiyan po kami, ang inyong pong 9th Infantry Spear Division na kumakatawan po sa ating Sanlutang Lakas ng Pilipinas. Nandiyan po kami para po isulong ang kapayapaan, isulong ang kaginhawaan, isulong ang kasaganahan dito po sa ating mga pamayanan. Hindi po natin makakamit yan kung meron po tayong palaging rebellion, kung meron po tayong laging sama ng loob sa isa't isa. So ang ito pong proyekto na ito ay isang patunay
na pagkaya, pagsama-sama tayo, kaya natin. Kaya nating magkaroon ng payapang komunidad, lalo na po sa ating mga indigenous peoples. No? Sila yung mga ehemplo ng mga napapabayaan natin sa ating pag-govern ng ating mga pamayanan. So hopefully this will be the start, not only the start, actually po, this has been already been ongoing. Marami na po tayong proyekto, di nga lang po may i-launch na at dahil po meron tayong mga restrictions sa budget. But this time po, as we have talked about it last year sa ating mga meeting with the other agencies of government, I think funds are available and everybody is in agreement na kailangan sama-sama tayo, kailangan yung mga proyekto natin ay pinag-aralan ng maigi, walang maiiwan na ating mga kababayan at lahat ay para sa kapakanan ng lahat ng mamamayan kahit saan man dito sa Bicol Region. Thank you.